Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Siotida Agri TV. Sa pagkakataong ito ay narito po tayo sa aking palayan na aking tinaniman ng palay sa pamagitan ng sabog tanim. Ngayon po ay ika-10 ng Enero taong 2024. Mga kaibigan, sa taong ito ay lagi na po nating naririnig ang takbo ng panahon na mayroon pong El Nino. Mga kaibigan, dito sa aming bayan, marami po ang hindi nagtatanim ng palay. Natatakot po sila sa binabalitang El Nino na nararanasan naman natin sa nakaraang taon. Ngunit mga kaibigan, pag hindi tayo nagsisipalaran sa pagtatanim ng palay, paano po ang ating bayan kung natatakot po tayo sa pagtatanim ng palay? Kasi po natatakot po tayo na malulugi kasi po mayroon pong kakulangan ng ulan na darating po sa mga buwang ito o sa darating pang mga buwan. Mga kaibigan, ito po ang ating tinaniman ng palay sa pamagitan ng sabog tanim. Mayroon pong kakaunting ulan sa buwan ng Disyembre, kaya po nakapaghanda po ako. At ngayon po ay ito na, 10 araw po ito mga kaibigan, yung sabog tanim na palay na aking tinaniman. So mga kaibigan, yung pagtatanim ng palay, mayroon naman tayong security, no? Ipasiguro na natin sa Philippine Crop Insurance kasi po yun po ang ginagarantiya ng RSPCA. Pag registrado tayo ng RSPCA ay karapatan po natin magpasiguro sa pagtatanim ng palay. So mga kaibigan, para po sa mga kaibigan natin o mga kababayan natin nagtatanim ng palay, ipasiguro lang natin sa crop insurance yung tinanim ng palay. Susunod lang tayo sa mga lagda para po kung mayroon mang damage o hindi tayo makapagani, nalulugi tayo, makatatanggap tayo ng bayad sa crop insurance, so Philippine Crop Insurance Corporation. So mga kaibigan, ngayon po ito sa nakita nyo, walang tubig, tuyo po ang lupa, pero mayroon pa pong darating pa maaraw, baka may ulan, makapag-spray tayo ng herbicide, makapaglagay tayo ng pataba para po magkaroon po ng pag-unlad yung ating pagtatanim ng palay. So mga kaibigan, pag natakot po tayo sa pagtatanim ng palay, itigil na po natin yung pangambang yun. Kasi po, yun po ang buhay magsasaka. Magtiwala lang tayo sa tulong ng Panginoon na bibigyan tayo ng kakaunting ulan para po mabuhay ang ating pananim na palay. Yun po paghanda natin mga kaibigan, madali lang po, matipid-tipid ng konti yung sabog tanim. Padadaanan lang turtle ng dalawang bisis at isang bisis ng traktor at saka susuyurin ng kalabaw, magiging patag na po ang ano natin, lupa. At saka yun pong paghanda pwedeng na sa loob ng isang linggo kasi po naghabol tayo ng panahon, baka matutuyo ang tubig. So mga kaibigan, ito lang po ang ginagawa natin ngayon. Pero pag mayroon mang tagtuyot, huwag tayong mangamba mga kaibigan. Kasi mayroon pa tayong solusyon na aking ipakikita sa inyo. Lipa tayo ng pwesto mga kaibigan.